puwersa ang binuksan ng mga operatiba ng NBI-NCR ang gate sa tinuturong bahay ni dating Bucor Director General Gerald Bantag sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Sinira rin ang lock ng pinto ng bahay para makapasok ang mga operatiba at hanapin si Bantag. Bit-bit nila ang arrest warrant para sa kanya sa kasong murder sa pagpaslang umano sa broadcaster na si Percy Lapid. Pero hindi nakita si Bantag sa naturang bahay. Sa Caloocan naman, pinasok ng NBI ang apartment building umano ni Bantag na kanyang pinapaupahan. Ayon sa mga tenant, dati ay inaabot nila kay Bantag ang bayad sa renta. Pero ngayon, may iba nang nangungulekta ng pera. Kasi may manggagawa po dito. Tapos doon na binibigay. Pinasok din ng NBI ang unit sa building na dating dinitirhan umano ni Bantag. Nakita sa isang kwarto ang parte ng isang baril, kasama ang barangay. Pinuntahan din ng NBI ang isa pang apartment building na pinapaupahan umano ni Bantag. Simula po nung nagkaroon na ng problema, di na po namin siya nakikita rito sa lugar namin. Pero may umuupa pa rin. Paano kayo nakukolekta yun? Yun po hindi ko alam. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na nagpunta sa Metro Manila si Bantag kamakailan. He's going from one place to other places. Totoo yan. At namomonitor din natin yan. May mga information tayo na palipat-lipat siya. At isa to sa sinusundan ng mga tao natin na lead. Nagkabit na mga wanted poster ang NBI sa mga lugar kung nasaan ang kanya umanong mga safe house. Yung reward na ino-offer ng ating gobyerno ay nandyan pa rin. So for any information leading to his arrest, ay mayroong 2 million na reward. Sana yung publiko ay makipagtulungan na sa mga otoridad. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ni Bantag pero wala pang binibigay na pahayag ang kanyang abogado. Nico Bawa, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.